na, simpleng tanong lang si Ruben. Ngayon natapos na po yung pagpapako sa cross nyo, ano po yung gagawin nyo na mapagpatuloy yung panata nyo sa, bilang isang ehemplo sa mga Kristiyano? Ano po yung ginagawa nyo para tis, ipagpatuloy nyo po yung panata nyo dito sa Pampanga po? Sa ngayon, hindi pa natin makikita yung oras na sa atin. Baka bukas, makikita natin yan. Sa mga FB, no? Pag maraming sinyal yung mga iba-iba natin yung mga FB tao, hindi ka naman natin sa FB. Pag marami yun, marami na niniwala. Kaya, magpapatuloy ko pa naman. Ilang taon na pa po niya na ginagawa yung pagpapako sa krus po, Mang Ruben? 34 years na. 34 years. Ano po yung nararamdaman nyo nung pinako kayo dun sa krus at naalala nyo si Jesus Cristo na nagsakripisyo para sa atin bilang isang mga tao? Siyempre, hindi mawawala yan. Mula tayong mag-umpisa sa pagpapako sa krus. Pero kanina, kung nakikita nyo, paibot-ibot ako dun. Kasi kinakabahan ako. Kasi parang mag-uumpisa ka naman. Ilang taon natigil, tatlo. Ilang taon na rin na tumigil. So, nung during pandemic ba, at nung tumigil to, ano po yung ginawa nyo para at least pagpatuloy nyo pa rin yung pananampalataya sa Panginoon Jesus? At saka, anong nag-inspire sa inyo na ipagpatuloy pa rin ito pagpapako sa cross? Nung pandemic, unang taon ng pandemic, hindi tayo makalabas. Wala akong magawa nyo. Yung malawang taon, ang ginawa ko po ay itinayo namin yung tatlong krus sa harap ng bahay ko bilang simbolo na mahal na araw na naman. At saka hindi mawala yung tradisyon namin, yung spirit ng tradisyon namin. At sa sumunod na taon, ganun din po yung ginawa ko. Nagtayo din po ako na krus. Okay. Maraming salamat, Mang Ruben. God bless you. And salamat sa inspirasyon na binibigay niyo. Thank you. Tigasambang, yung mga tigasambang ka po, basta po kayong lahat dyan. Sana ho, patuloy sa yung ating pamumuhay sa oras na ito. Thank you, Mang Ruben. God bless you.